Sa tuwing si Majo ang kasiping ko, si Maya ang nai-imagine ko. Mas masarap ang hiyas ni Maya. Malulusog na bundok ang meron si Maya at bouncy. Gracia, itago mo na lang ako sa pangalang Joe. Hindi naman na din bago sa lipunan natin yung ganitong senaryo. Kadalasan nangyayari talaga to nang hindi sinasadya, hindi inaasahan. Dala na rin sa hindi sapat ang kita ko sa pagmemekaniko ng mga sasakyan, ay madalas wala pa akong gawa. May hinuhulugan pa kaming bahay ni Majo, kaya napagpasyahan namin mag-asawa na isa sa amin ang mag-a-abroad para mas malaki-laki ang kitain. Dahil kung dito nga naman sa Pinas, eh mas hamak na doble o triple ang kita pag sa labas ng bansa kami nagtrabaho. Si Majo ang mas may potensyal makapagtrabaho sa ibang bansa dahil tapos siya ng caregiver. Kaya mas madali siya makakaalis at hanap ng trabaho sa labas. At dumating na nga ang araw ng pag-alis ni Majo. Napakahirap mag-isa. Sanay kasi ako na kada uwi ko ay si Majo ang sasalubong sa akin sa pinto at lalo na yung mga masarap niyang luto. At syempre, yung pag-aasikaso niya sa akin sa araw-araw. Nakalipas ang ilang araw, linggo at buwan ay nakapag-adjust na din naman ako. Ang video call ang tanging naming connection sa ngayon. At syempre, bilang lalaki ay may hinahanap rin ako na ang asawa ko lang ang makakapagbigay. Pagka hindi siya busy o kaya wala siyang trabaho, ay alam na. Nasisingit namin ang mag-video call. Siguro sa isang linggo ay 4 na beses. Pero syempre, iba pa rin talaga ang actual. Isang umaga, tumawag sa akin si Majo at may importante daw itong sasabihin at ipapakiusap. May kapatid kasi siyang mag-aaral ng kolehiyo. Dahil sa gustong makatulong ni Majo sa kanyang kapatid at pamilya, ay napagpasyahan na pansamantalang kukupin muna ni Majo si Maya. At sa bahay nga namin ito titira, makakasama ko. Love, dyan muna si Maya tutuloy sa bahay ha, dahil nga mas makakatipid siya kung hindi na siya magre-renta ng boarding house malapit sa school niya. Imbes na yung ibabayad niya sa renta, ipapandagdag na niya sa tuition niya at baon niya. Malaking menos yun, di ba? At syempre, agad naman akong tumugon. Ano pa nga bang magagawa ko? Eto na nga, Gracia. Makalipas ang 2 linggo, ay dumating na nga si Maya. Sinundo ko ito ng motor sa terminal ng bus sa Pasay. Nung una ay hindi ko to namukaan dahil nung huling makita ko siya, ay batang-bata pa ito. Sa ngayon, siya ay si Neneng. Neneng Bina. Hayop sa dating at ang ganda ng tindig nito. Dalagang-dalaga na. Kung pagmamasdan ay ang pintog ng katawan nito at solido kumbaga.